Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojac@doj.gov.ph. Bahagi mo! Radyo Pilipino! Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo! Kabahagi mo! Radyo Pilipino! Radyo Pilipino! Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupa, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRM 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santo, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Pilipino. Napapakinggan on air, on air, and online, online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Tayo na't magkaisa sa isahan. Nagsalita na ang sambayanan. Napili na ang mga mamumuno sa bayan. Isahan. Isahan. One on one. Kilatisin ang bawat serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Isahan! Narito na ang programang mumula sa sambayanan. Isahan! One-on-one! Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. J. Madarazo. Madarazo! Sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Magandang araw, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan natin dito sa ibang bansa. Nanarating po ng social media na ating live streaming sa Facebook, YouTube at Radio TV broadcast ng Radyo Pilipino Group. RTV Tarlac Station, Manila Podcast Center, Intramuros at sa ating mga AM at 1FM stations sa Dagupan, Tarlac, Lucena, Naga, Legazpi, Mindoro, Dumaguete, Cebu, Bacolod, Cagayan de Oro, Samis City, Davao, Gensan, Baler, Palawan, Tacloban, Surigao, Butuan at sa buong Pilipinas. Ito po ang programang Isahan sa Radyo Pilipino. Ako po si Jake Madarazo sa isang oras sa balitaan at pagtalakay sa mga importanteng issue ng bawat Pilipino at ng buong bansa. Magandang araw pong muli. At ngayon, pag-uusapan natin ang tumitinding init o heat indexes sa buong bansa, hatid ng dry spell at El Nino at ang mga pag-iingat natin sa ating mga sarili. Mamaya, bisita natin si Dr. Nan Menzoza, holistic medicine doctor, at kakapanayamin natin siya kung paano nga ba maiwasan ang heat stroke at ano ba ang diferensya nito sa heat exhaustion, mga kababayan. Maghahatid din ang iba't ibang balita ang ating mga kabahaging correspondents sa kanilang mga lokasyon sa kabuuan ng programa. Pero bago yan, sumugod muna sa ating mainit na Boses ng Bayan question sa araw na ito. Ang ating tinatanong sa Boses ng Bayan. Lalo pang titindi ang heat index sa patuloy na tagtuyot, hatid ng El Nino hanggang Agosto. At dito, mapanganib ang heat strokes at heat exhaustion sa bawat tao. Anong pag-ingat ang maaring gawin upang makaiwas tayong lahat sa disgrasya? Tulad ngayon mga babae, napakatindi ng forecast sa Metro Manila, 43 degrees. Sa Metro Manila kahapon ay 42 degrees. At dyan din sa ibang mga bayan, mamaya banggitin natin ang heat index warning. Mag-comment sa ating live streaming channel sa social media, Facebook, YouTube, Viber, o kayo mag-text sa 0917-539-2189. 0917-539-2189. Ilagay inyong pangalan at ang lugar. At sa pagkakataon na ito, mga babayan, punta naman natin ang ating Radyo Pilipino News Center sa kanilang Isahan Balita. Isahan Balita! Ang araw kabagid na rito ang ating mga balita, nagbabala ang Philippine Atmospherical Geophysical Astronomical Services Administration PAGASA na mas matindi pa ang naranasang init sa bansa ngayong Abril. Sinabi ni PAGASA Weather Specialist Obeta Badrena na unang araw pa lamang ng Abril 1
ay bumungad na ang danger level, head and neck sa ilang lalawigan dahilan para magsuspende ng klase ang ilang paralan katulad ng General Santos. Sa heat index sa forecast ng pag-asa nitong Lunes ay posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang init sa dalawang lugar sa bansa, kabilang ang Apare, Cagayan at Katarman sa Northern Samar. May dalawang lugar din ang tatamaan ng hanggang 42 degrees Celsius sa heat index, kabilang na ang Pili sa Camarines Sur at Zamboanga City. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot din sa hanggang 40 degrees Celsius ang alinsangan na pasok rin sa extreme caution. Ayon sa pag-asa, kapag umabot na sa danger level ang heat index, posibleng mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal exposure sa araw ng isang individual. Nagbabala rin ang pag-asa sa exhaustion o sobrang fatigue, matinding pagpapawis, pagkahilo, panghihina ng katawan na may mabilis na tibok ng puso, pagkahilo at pagsusuka. Pinapayuhan din ang publiko na hanggat maaari ay iwasan ang paglabas sa bahay, uminom ng maraming tubig, iwasan na muna ang pag-inom ng soda, kape, te at maging ng alak. Kung hindi maiiwasan at lalabas sa bahay, ay magdala ng payong, sombrero at iba pang proteksyon sa matinding init ng panahon. Sa ibang balita, itinalaga ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Police Major General Robel Francisco Marbil isip 30th Chief ng Philippine National Police o PNP. Pinalitan ni Marbil si Police General Benjamin Acorda Jr. na nagretiro nitong March 31, 2024 dahil sa mandatory age requirements na 56. Si Marbil, 55 years old, membro ng Philippine Military Academy PME Class 1991 at itinalaga bilang PNP Chief ni Pangulong Marcos epektibo Abril 1, 2024. Ang appointment ni Marbil ay ini-announce sa ginanap na change of command at retirement honors para kay Acorda sa Camp Crami, Quezon City. Bago ang appointment bilang PNP Chief, si Marbil ay pinuno ng Directorate for Controllership at nagsilbi ring Regional Director ng Police Regional Office 8 or PRO 8 at Director ng Highway Patrol Group or HPG. O narito ay tinalaga bilang Officer in Charge ng PNP si Police Lieutenant General Emmanuel B. Peralta. Yan po ang ating mga balita mula po dito sa DXGS Radio Pilipino General Santos. Ako po si Lito De La Piña, dahil sa mga panig na mundo, kabagi mo ang Radio Pilipino. Isahan balita. Magandang araw, kabahagi nga, Jay. Nasa mahigit 3.6 milyon pesos halaga ng immediate at livelihood assistance ang naipagkaloob ng DILG at ng Pamahalaan Panlalawigan sa 69 na rebelding sumuko o nagbalik-loob nito lang ika-isa ngayong buwan ng Abril taong kasalukuyan. Ang bawat isa ay tumanggap ng 15,000 pesos na immediate assistance, samantala nasa 65,000 naman na halaga ng immediate at livelihood assistance tinanggap ng regular na miyembro ng NPA. Ibinahagi naman ni Oriental Mindoro Governor Romualdo Vance Delor na ang gawain ay bilang bahagi ng pagpaparamdam ng pamahalaan na ang bawat isang mamamayan ay mahalaga. At yun ang balita mula dito sa DZY Mindoro. Ako, si Lori Dinabaro, nag-uulat sa mga panig di mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Isahan balita! At kaugnay nga po ng balitang yan, meron naman tayong bago ng Philippine National Police Chief sapagkat itong si Lieutenant General Emmanuel Baloloy Peralta ay OIC lamang hanggang kahapon, mga mamayan. Pero ngayong umaga, sa turnover ceremony, so change of command at retirement honors kay PNP Chief Benjamin Acorda, hinirang ni Pangulong Bongbong Marcos si Police Major General Romel Francisco Marbil. Major General Romel Francisco Marbil bilang bagong PNP Chief. Ito pong si General Marbil, mga mabayan, ay dati pong pinuno nitong Eastern Visayas PNP Command, mga kababayan. So may bago na tayong PNP Chief. Yan po ay si Police Major General Romel Francisco Marbil na mag-retire po yan next year, 2025. Sa iba pang balita, mga kababayan,
Aha. Meron pong lindol na yumanig kanina dyan po sa Lingig, Surigao del Sur. Kanina 5:16 ng umaga, intensity 5 sa Inatuan, Surigao del Sur, at intensity 4 sa Bislig. Marami tayong listeners dyan. Yan po ay lindol kaninang 5:16 ng umaga. Pero mga kababayan, isang matinding balita ngayon, napagkat sabi ko na sa inyo, sobra po ang init ng panahon ngayon. At dito sa Metro Manila, mga kababayan, ang forecast po ay 43 degrees heat index sa Metro Manila. Ngayong araw na ito, kahapon nagtala po ng 42 degrees dyan sa Minaia sa Pasay. At katunayan, ang forecast din ngayong araw na ito, mga kababayan, sa iba pang makabayan sa Aparika, Gayan, 44 degrees centigrade. Daet, Camarines Norte, 42 degrees. Ang itong Kabsuba, Pili, Camarines Sur, 44 degrees kahapon. At Kataraman, 45 degrees. Ang Zamboanga sa Zamboanga del Sur ay 43 degrees. At ngayong araw na ito, marami pong mga klase ang sinuspindi na. Diyan po sa Bacolod City, wala na hong face-to-face classes sa mga preschool at senior high school, public and private. Ganun din po sa Iloilo City, wala nang pasok ngayon dahil po sa sa init ng panahon. Ganyan din sa Kabangkalan, Negros Occidental, sa EB Magalona, Negros Occidental, at mamayang hapon, wala rin klase po all levels diyan sa Tantangan, South Cotabato, mga babayan. In the meantime, balikan natin ang ating mga kabahaging correspondents. Meron dagdag na balita ang ating kabahaging correspondent mula po sa Southern Tagalog Region, Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Isahan balita! Nakapagtala na ang dalawigan ng Quezon ng 6 na kumpirmadong kaso ng pertussis o tinatawag na whooping cough o ubong dalahit, kung saan ang isa sa mga ito ay kumpirmadong kaso mula sa lungsod ng Lucena. Ito ay batay sa inilabas na Calabarzon Pertussis Weekly Case Bulletin as of Morbidity Week 13, January 1, 2024 hanggang March 30, 2024 ng Health Education and Promotion Unit ng DOH Center for Health Development, Calabarzon, kahapon April 1, 2024. Batay sa nasabing ulat, nakapagtala din ng Quezon ng 20 suspected case, kabilang ang isa sa Lucena, at 6 na probable case na wala namang naitalang namatay dahil sa naturang sakit. Dahil sa posibleng pagkalat ng naturang sakit, muling nagpaalala ang Integrated Provincial Health Office o IPHO sa publiko na maging maingat at mapanuri upang maiwasan ang lubhang nakahahawang sakit na pertussis. Ang naturang sakit na naipapasa sa pamamagitan ng respiratory droplets galing sa pag-ubo o pagbahing ng taong na-impeksyon nito, kaya tinihikayat ang IPHO ang pagsusuot ng face mask, palagi ang paghuhugas ng kamay at pag-iwas sa matataong lugar. Inihikayat din ng IPHO ang publiko na makipag-ugnayan sa mga health centers kung may iba pa mga katanungan tungkol sa naturang sakit na isang vaccine preventable disease o sakit na may iwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Mula dito sa DZLT Lucena, ako si Tony Sandoval sa Mampanig na Mundo, Kabahagi Mo Radio Pilipino. Isahan Balita! Maraming salamat, kabahaging correspondent Tony Sandoval ng DZLT Lucena. At doon sa mga nagbabantay, kung makakaroon po ng pagtaas o pagbaba ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene bukas sa mga babayan, ang gasolina po ay tataas sa mga babayan ng 40 hanggang 60 centavos bukas. Samantalang rollback naman ang diesel. Ang diesel po ay bababa ng 70 centavos. Ang kerosene ay bababa po ng piso. Yan po ha. Tataas ang presyo ng gasolina dahil tumaas daw ang demand, mga 60 centavos bawat litro. Ang diesel naman ay 70 centavos ang ibababa, at ang kerosene ay piso ang ibababa, mga mabayan. At doon sa mga gumagamit ng LPG, mga mabayan, ang LPG po ay meron daw pong rollback din, sabi ng Regasco, simula po ngayong araw na ito. Ang bawat kilo ng LPG bababa ng 30 centavos bawat kilo. So ibig sabihin yan, yung isang 11 kilo na tangke ng LPG ay bababa ng 3 piso, 3 pesos and 30 centavos. At ngayong umaga, patuloy po ang pag-uwi, mga kababayan, ng ating mga kababayan. Kanina po, grabe ho ang traffic sa mga istasyon ng bus, sa mga kababayan. No, ha? At matraffic po sa NLEX at SLEX ang pabalik, sapagkat sabi nga natin, back to reality ngayon. Pero alam nyo ba, sabi ho ng Philippine National Police, doon po sa mga nagbakasyon, grabe. Ang tindi po ng mga nalunod, ang dami ng mga nalunod, mga kababayan. 34 ang mga nalunod, ang mga nasawi, mga kababayan, sa 56 na Holy Week related incidents.
At sinasabi po ng PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo, 34 ang namatay sa lunod sa mga dagat, private resorts at maging sa mga ilog. Meron daw 2 insidente na naagapan. Pinakamaraming nalunod dyan daw po sa Calabarzon, 10 tao namatay dyan. Sinundan ng Ilocos Region at Cagayan Valley na may tig-6 at 5 naman sa Bicol Region. 12 sa mga biktima ang bata at ang pinakabata ay 4 years old, grabe. At ang pinakamatanda ay 78 years old. Ilan sa mga nalunod mga kababayan, ang sabi po ay sabi ng PNP ay mga lasing habang ang minor de edad na nasuwi ay hindi raw napansin ng mga magulang o ng mga nagbabantay. Grabe naman mga babayan, ha? O yan, ang dami hong namatay. Uwi silang luhaan, 34 ang nalunod. Ingat po tayo mga babayan. At sinabi naman po na Independent Electricity Market Operator o EMOC na itong Luzon Grid ay posibleng magkaroon daw ng yellow alert. Ano ibig sabihin yan? Makakaroon po ng mga forced outages o ika nga ay brown out mga kababayan. No? Brown out sa mga susunod na araw. Yan ang sinasabi o Luzon Grid. Ibig sabihin, pag nag-brown out, bayad na naman tayo mga kababayan. Tayo pong namamunob yan. At sa abroad, ang pinakamalaking balita, ang Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu, ito po yung gumigera ngayon sa Hamas sa Palestine. Inooperahan po itong si Benjamin Netanyahu ilang oras lamang po ang nakakaraan at kanyang operasyon ay tungkol sa hernia surgery. Pero sabi ho ng kanyang mga doktor, successful daw ang hernia surgery ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Yan po mga bagong-bagong balita natin. Kasama pa rin siyempre ang ating mga kabahaging correspondents, sila Lorin Dinabaro at sa ating mga kabahagi na sina Tony Sandoval, mga kababayan. Ha? Okay. In the meantime, salamat Radyo Pilipino News Center. Sundan na ating news website, newsradyopilipino.com. Bantayan din ang ating mga mabibilis na balita sa Twitter, Facebook at sa Viber. Mamaya, pag-uusapan natin ang mga tumitinding init o heat index sa buong bansa, hatid ng dry spell at El Nino at ang mga pag-iingat natin sa ating mga sarili, mga kababayan. At bisita natin, ulitin ko lang, mga kababayan, ay si Dr. Nan Menzoza, Holistic Medicine Doctor, mga kababayan. Sige po, magbabalik ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Madrazo sa Radyo Pilipino. Isahan. Boses ng bayan. Balik tayo sa Isahan sa Radyo Pilipino. At paalala ko ng palasta inyo mga babayan, ngayon po ay April 1, April Fool's Day. Ha? April Fool's Day ngayon mga babayan, ako wag na wag tayo magbibiro. Ang sabi ko ng Department of Health mga kababayan, eh alam niyo po mga babayan, yung mga pagbibiro o tungkol sa mga sakit o sa utak ay hindi po maganda yan. Lalo na yung mga nagbibiro po dyan sa mga airlines, so hulihin kayo mga babayan. At sabi nga natin na pag April Fool's Day, huwag kayong manloloko ng inyong kapwa-tao, mga kababayan. No, ha? Pag-ingatan ho natin yan. At syempre, balikan ko lang yung ating boses ng bayan question, ang ating tinatanong. Lalo pang titindi ang heat index sa patuloy na tagtuyot, hatid ng El Nino hanggang Agosto. At dito mapanganib ang heat strokes o heat exhaustion sa bawat tao. Anong pag-iingat ang maaring gawin upang makaiwas tayong lahat sa disgrasya? Mag-text sa ating mga live streaming channels sa social media, Facebook, YouTube, Viber o kaya ay sa 0917-539-2189. 0917-539-2189 mga kababayan. Ha? Sa sobrang init ho ngayon, mga kababayan, ulit ko sa inyo, wala na hong klase ngayon. Walang face-to-face klase sa Bacolod City. At saka dyan po sa Iloilo City, ang Metro Manila, ang forecast po ay 43 degrees, mga kababayan. Ganyan po katindi. Ganun din, walang klase sa Kabangkalan, Negros Occidental, FEB Magalona, Negros Occidental, at Tantangan sa South Cotabato.
In the meantime, balikan ko po ang ating kabahaging correspondent, mga mabayan mula naman sa Maynila, ang ating kabahaging correspondent si Nestor Cagitla. Isahan Balita. Naaresto ng mga operatiba ng BI Intelligence Division sa ilalim ng pamumuno ni Chief Fortunato Manahan Jr. sa Palawan ng apat na Chinese national na hinihinalang na sa likod ng paglaganap ng mga Peking identification card at mga dokumento ng gobyerno. Ibinihagi ni BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr. Na naaresto sa Barangay San Pedro sa Palawan City. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa Naval Forces West National Intelligence Coordinating Agency 4B at Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Manahan Jr., si Layo na may alias na King Garcia Lee ang di umano'y utak ng operasyon at nakilala sa lokal na komunidad matapos itag bilang isang fraud mafia leader sa Palawan. Sa operasyon, ilang mga ID na inisyo ng Pilipinas ang natagpuan at nakuha mula sa dayuhang kabilang ang kanilang mga lisensya sa pagmamaneho, postal ID at mga sertipiko ng kapanganakan. Pinuri naman ni BI Commissioner Norman Tansengco ang mga operatiba ng Intelligence Division sa pagkakaaresto ng apat na dayuhan. Ang apat na miyembro ng sindikato ay ikinulong sa pasilidad ng BI sa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City at naharap sa kasong misrepresentation at undesirability sa paglabag sa Philippine Immigration Act of 1940. Ako si Nestor Cagitla, nag-uulat sa mga panig ng mundo. Kamahagi mo ang Radyo Pilipino. Isahan Balita. Maraming salamat sa iyo, kabahaging correspondent, mga mabayan, si Nestor Cagitla mula po sa lungsod ng Maynila. Kababanggit lang natin ng balita, mga mabayan, kung kanina po ibinanggit ko sa inyo na yung pong Regasco, ibinaba ang kanilang presyo ng liquefied petroleum gas ng 30 centimos bawat kilo o 330 bawat 11 kilo na tangke. Malaki naman po ibinaba ng PLDT, ay ng Petron. Ang Petron po ay magpapatupad ngayon na ngayon tanghali ng 1 peso per kilo na rollback sa LPG prices, mga kababayan. So, ibig sabihin, sa bawat LPG ng Petron ngayong araw na ito, babagsak ng 11 pesos ang presyo po ng LPG ng Petron, epektibo alas 12 ngayong tanghali, mga kababayan. In the meantime, puntaan ko po ang isa pang reaksyon ng ating mga kababayan sa ating Boses ng Bayan. Ang sabi po ni Rodolfo Mascarinas ng Lucena City, bago pong report ni Jade Aero, no, ha? Ang sabi ni Rodolfo Mascarinas ng Lucena City, palagi tayong magdala ng inuming tubig upang makaiwas sa dehydration. Magsuot ng manipis na tela ng t-shirt at magsuot ng salamin ng dark-colored na salamin sa mata. Yan po, mag-sunglass sa madaling salita. Mga kababayan, alam niyo po, sa totoo lang, talagang matindi po yung ating heat index na yan. At syempre, iisipin niyo, marami po mga bata, ang ika nga ay nasa eskwelahan ngayon. Isipin niyo kung gaano kainit ang mga classrooms ngayon, mga kababayan. Kaya nga sinasabi natin, yung old schedule, yung lumang schedule po, mga kababayan, wala ho yung mga bata pag dating ng ganitong tag-init. Pag Marso kasi, bakasyon ang mga bata. Dahil alam nila na padating ho ng Abril, napakainit ho ng panahon. Siguro panahon na para ibalik na natin ang ating ika nga lumang schedule ng eskwelahan. At ika nga, di bali sa tag-ulan na butin, at least malamig yun, mga kababayan. Pero pag tag-init, naku, nasa classroom ang mga bata, ang hirap po ng lagay. Okay, in the meantime, puntahan natin uli ang ating mga kabahaging correspondent. Mula naman po dyan sa Maynila, pumunta naman tayo sa Mindanao, dun sa Nilindol na ika nga, lugar ng Surigao. Ang ating kabahaging correspondent, si Jade Aero ng DXSP 1FM Surigao, meron siyang report. Isahan Balita. Magandang umaga sa pagtatapos sa pagdiriwang ng National Women's Month, sinabi ni Commission on Human Rights Caraga OIC Regional Director Attorney Laurora Luani
L. Lembrano Ramos sa publiko na ipagpatuloy ang pagtaguyod para sa empowerment ng kababaihan. Dagdag ni Attorney Ramos na sa pamamagitan ng taunang pagdiriwang ng Women's Month, makakamit ang pagkapantay-pantay ng kasarian o bilang gender equality. Ang CHR ay patuloy na nagtataguyod ng pagsusulong at gumagawa ng mga patakaran para sa proteksyon ng mga karapatang pantao ng kababaihan bilang bahagi ng pagpapatupad ng Republic Act No. 9710 o ang Magna Carta of Women. Nanawagan din si RD Attorney Ramos sa publiko na patuloy na maging mapagmatyag laban sa gender-based na kalahasan at sikaping magkaroon ng kulturang gumagalang sa kababaihan sa buong bansa. Mula dito sa Surigao del Norte, Jade M. Ahero, nag-DXSP 1FM Surigao, saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Isahan Balita. Maraming salamat sa iyo, Jade Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Kanina nga binanggit ko sa inyo, lumindol po alas 5:16 ng umaga dyan po sa Lingig, Surigao del Sur. At ika nga intensity 5 sa Hinatuan, Surigao del Sur, intensity 4 sa Bislig, mga kababayan dyan po sa Surigao del Sur. Kanina po yung alas 5:16 ng umaga. Sinasabi po, itaro po ay aftershock nung naunang malakas na lindol na nangyari po niyan. At sa araw na ito, mga kababayan, binabati natin pala yung mga taga Mountain Province, no? Yung mga taga Mountain Province ngayon, mga kababayan, sapagkat sila po ay nagdiriwang ng 57 taon ng Langay Festival. Langay Festival po ngayon, mga kababayan, dyan po sa Mountain Province. At ngayong Lunes, mga babayan, ay iba't ibang sektor ang sa Mountain Province ang mayroong parada po. 10 araw na celebration pala yan sa 57 taon ng Langay Festival. Ang ibig sabihin po ng Langay, mga kababayan, ay salu-salo. Yan, mga babayan. Salu-salo, mga kababayan. Yan po ang pinagdiriwa ngayon dyan po sa kabuuan ng Mountain Province. Paalala ko sa inyo, mga babayan, alam niyo po ang heat index, kapag ito po ay nasa 42 degrees hanggang 51 degrees, ito po yung tinatawag natin danger level. Yan po yung sabi nga natin, baka bigla na lang kayong bumagsak. At ngayong araw na ito, mga babayan, ngayong araw na ito, apat na lugar sa ating bansa ang tinatayang lalampas po ng 42 degrees centigrade. Ito, makinig ko kayo, no ha? Ngayong araw na ito, ang sabi ng PAGASA, ngayong araw ng Lunes, ang heat index, mga babayan, sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur, ay 42 degrees centigrade. Ngayong araw yan, ha? Zamboanga City, mag-ingat po kayo. Ganun din sa Bicol, dito sa Kabsua, Pili, Camarines Sur, 42 degrees din, mga babayan, ngayong araw na ito. Sumunod, ang Katarma, Northern Samar, 43 degrees centigrade. Ngayong araw na ito, mga babayan, 43 degrees, pinakamainit. Pareho din ng temperatura sa Apari, Cagayan, 43 degrees centigrade. So, sobra sila sa danger level na 42 degrees, mga kababayan. Yan ang sinasabi natin. Yan ang mga pinakamainit ngayong araw. Apari, Cagayan, 43. Katarman, 43 degrees centigrade. Kabsua, Pili, Camarines Sur, 42 degrees. Zamboanga City, Zamboanga del Sur. At ang Metro Manila, mga kababayan, ang forecast nila ay 42 degrees ngayong araw na ito, mga kababayan. At siyempre mamaya, yan ang pag-uusapan natin sa tumitinding init o heat index sa buong bansa at ang mga pag-iingat natin. At bisita natin si Dr. Nan Menzoza, Holistic Medicine Doctor. Mamaya po yan. Magbabalik ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Wagi sa kalamaan. Kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakabatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ang heat stroke. Iwasang lumabas kung hindi naman kailangan, lalo na kung tirikang araw. Manatili sa loob ng bahay o trabaho sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon.
para hindi ma-dehydrate. Uminom ng maraming tubig, hanggang 8 baso o higit pa. Magdala rin ng tubig kung lalabas. Wagi sa kalamaan, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Madrazo sa Radyo Pilipino. Isahan, one on one. Balik tayo sa Isahan sa Radyo Pilipino, mga mabayan. At siyempre, sabi ko nga sa inyo, ang pinakamainit na balita ngayon ay itong matinding heat index, no ha? Ito po yung nangyayari hindi lamang dito sa Metro Manila kundi sa buong bansa. At sabi nga po ng PAGASA, mga kababayan, lalo pa raw pong titindi ang init sapagkat sa ngayon ay meron pong high pressure area. Mga kababayan, no, itong high pressure area, ibig sabihin niya napakainit na panahon kaya hindi ho papasok ang mga tagulan. Ang sinasabi ho ng PAGASA, dahil daw po sa ridge of high pressure area o HPA, mga kababayan, ang sinasabi ho nila is that minimal ang rainfall na mangyayari. Kaya sana natin na talagang hindi po ang init, mga kababayan. At sinasabi nga sa iyo, napakainit po. At itong mga bayan po ng Apari, grabe, antindi ha, Apari, Cagayan, sobrang init. 44 degrees centigrade kahapon. Kahapon, mainit din sa Katarman, 45 degrees. Ngayon, parehong 43 degrees centigrade ang forecast sa kanila. Lalo na po yung mga taga Kabsua, Camarines Sur, at itong mga taga Zamboanga City dyan sa Zamboanga del Sur. Ingat po tayo, mga mabayan, kanina may texter tayo nagsabi na ika nga eh. Mag-ingat po tayo, lalo yung mga bata. Naku, yung mga bata, yan po ay dapat po nating ingatan, mga kababayan. Sabi nga sa inyo, ang heat index po, mga mabayan, pag 42 degrees, danger level na yan hanggang 51. Eh, kahapon, dito po sa Pasay City, sa NAIA, ay umabot po ng 42 degrees, mga kababayan, ang heat index, mga kababayan, 42 degrees. At ngayong araw na ito, ang forecast din sa Metro Manila ay 43 degrees. So mataas din, mga kababayan. Kaya sinasabi natin, ingat. Pero sabi ng PAGASA, apat ho, mga kababayan, ang nasa danger. No, ha? Ulitin ko lang, ang Apari, Cagayan, Katarman, Northern Samar, ganun din ang Kabsua, Pili, Camarines Sur, at Zamboanga City, dyan sa Zamboanga del Sur. Isipin nyo, mga kababayan, 42 degrees. Yan, 42 to 43 degrees sila, mga kababayan. At ngayon po ay halos magtatanghali. So isipin niyo, mga kababayan, kung gaano po katindi ang mga pag-iingat na dapat nating gawin, mga kababayan. Sabi nga, makakausap po natin ang eksperto. Ito pong si Mr. Hans Minzoza. Mga kababayan, baka makausap na po natin ang holistic medicine doctor. May pakakaiba pala yun. Yung pong sinasabing heat stroke at saka heat exhaustion. No, ha? May pakakaiba pala yun. No, kaya sinasabi natin, lalo yung mga matatanda, ang pinakamaganda ho, mga mamayan, sa mga may edad na katulad ko, mas maganda magpalipas lang kayo mga bandang hapon. Pero alam nyo, ang kalaban natin dito ay yung humidity. Ha? Lalo na kung ang inyong mga bahay ay wala po kayong aircon. Naku, napakahirap po niyan. Mga kababayan, napakahirap po. Mga kababayan, talagang sagad din ang ating mga ventilador. Pero wala kang laban sa humid. Alam mo naman, alam na alam mo, pag humid, kasi pag nagbasa ka dyan ng paa, mga ilang segundo lamang, tuyo na kaagad. Tuyo na kaagad yung tubig na tumapon. Ganyan katindi. At sa panahon na masyadong mainit yung panahon din sa Metro Manila, naku, mga kababayan, marami sa ating mga kababayan ay gusto mag-swimming dyan sa Manila Bay. Meron pong advisory ang DENR. Ang DENR, lalo na sa mga residente ng dyan sa may port area, meron po kasi dyan Baseco Beach. Alam nyo, nilinis ni Isko Moreno. Yan pong Baseco na yan, ginawang parang paliguan. Pero ang sabi ho ng DENR, wag na wag daw maligo ang mga residente sa Baseco Beach sa port area dahil ang report, mga kababayan, it is not safe for swimming dahil sa napakataas na coliform. Naku, grabe. Napakataas daw po ng coliform
Diyan daw po sa may Baseco Beach, mga babayan. Yan po ang sabi ng DNR at ng PAGASA. Kaya kung kayo nainitan, kayo mga taga Baseco, naku, wag na wag kayo maliligo diyan sa Baseco Beach, sa may Manila Bay, port area. Alam nyo, mga babayan, dahil napakarami rahong mga... alam nyo na. Wag na wag basta maliligo. At pinag-uusapan din natin yan pong mga pagliligo. Kanina, binanggit ko sa inyo, no, marami na mga nagbalikan sa ating mga kababayan galing sa kanilang mga pagbabakasyon, pero marami sa kanila, mga kababayan, ay magiging luwaan o naluwaan. Ha? Sapagkat nitong nakaraang Holy Week, ang sabi ko ng PNP, Philippine National Police, meron silang naitalang 56 na Holy Week-related incidents. At ang malungkot na pangyayari, mga kababayan, 34 ang nalunod. Ha? Nitong nakaraang Holy Week, 34 ang nalunod sa mga dagat, private resorts at mga ilog sa buong bansa. Isipin niyo yung mga pamilya, nagpunta lang po doon para ika ngay magsaya. 34 ang nalunod, mga kababayan. Pinakamarami rahong nalunod diyan sa Calabarzon. O yan po ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal area, no, at saka Quezon. 10 ang nalunod diyan sa Calabarzon. At sinundan ng tig-anim, o ito, 6 sa Ilocos Region. Diyan po sa bandang La Union siguro yan. No, ha? 6 diyan sa Ilocos Region, mga mamayan, 5. At tig-anim-anim din sa Cagayan Valley, diyan sa bandang Apari na napakainit ngayon. Mm-hmm. At 5 naman sa Bicol Region. Ha? 12 sa 34 na nalunod, mga kababayan, ay mga bata. Ha? Mga bata, 12 bata ang nalunod. Isipin ninyo. Ang pinakabata po ay 4 years old, 4 na taong gulang, at ang pinakamatanda ay 78 years old. At ayon po sa report ng PNP, dun po sa mga nalunod, karamihan daw po dito ay lasing. Lasing daw po. Ha? 34 ang nalunod, 12 bata. So, ibig sabihin, mga kababayan, 22 ang matanda. Karamihan po ng nalunod ay lasing. Habang ang mga minor de edad na nasawi ay dahil hindi napansin ng magulang o mga nagbabantay. Yan ang malungkot, mga kababayan. Ha? Sabi ko nga sa inyo, talagang gusto nating magsaya ngayong semana sa... At meron pa tayong bakasyon. Ha? Meron pa po tayong bakasyon sapagkat may long weekend na naman tayo sa ika nga sa Sabado, Linggo at saka sa ika nga Martes, ha? Sapagkat Bataan Day, April 9, mga mabayan, April 7 ay Sunday, April 8 ay ipit na araw, pagkatapos 9 ay Bataan Day o National Heroes Day. So sa Sabado, Linggo, Lunes, maring ideklara ho yung holiday, mga mabayan, na ipit na araw, at 9 yan po ay Martes. So 4 na araw na naman yan. At dun sa mga nagbabakasyon, Diyos ko po, ingatan po natin ang mga insidente ng pagkalunod. At hindi lang po yun, tulad ng binanggit ko sa inyo kanina, mga kababayan, yung ating mga dagat ay meron pong lason din yan, tulad dito sa may Baseco Beach. Ang tindira po ng coliform, dyan daw po sa Baseco Beach. At syempre, sabi nga natin, nagsaya tayo sa paglalangoy, pero pag uwi natin, marami naman tayong dalang sakit, mga kababayan. Yan ang kinasabi ho natin na dapat isipin ng ating mga kababayan. At ngayon nga, mga kababayan, tayo po, buong bansa natin, ay tinatamaan po ngayon, mga kababayan, tinatamaan po ngayon ng matinding init. At tandaan ninyo, ang ikang danger level ng heat index ay 42 degrees hanggang 51 degrees centigrade. At padating na ho ng 42 degrees, minsan namimitig ang mga paa ninyo. Ha, namimitig ang mga paa, mga legs, at ika nga at dyan, nangyayari yung heat exhaustion. At kapag nagkaroon po ng heat exhaustion, yung heat stroke po ay posibleng mangyari. Sana makuha natin ang ating bisita. No? Pero sa ngayong araw na ito, mga kababayan, ang binabantayan natin, mga kababayan, hindi lamang po Metro Manila, ang binabantayan natin sa dangerous heat index ay Apari, Cagayan,
Ganun din ang Katarman Northern Samar. Yan po yung pino-forecast na tig 43 degrees centigrade. No? Ganun din ang Pili, Camarines Sur, at ang Zamboanga City, Camarines Sur. At ang buong Bicol, Daet, Camarines Norte, mainit na rin dyan, mga kababayan. Kaya sabi nga natin, napaka-importante na alam po natin, mga kababayan, ang mga nangyayari sapagkat napakatindi po nitong umiiral ngayong heat index at ang sinasabi nga, baka ito'y tumagal pa hanggang sa ikang Agosto sa El Nino pagpasok ng La Nina. Okay, nakikita ko na. Nasa linya na natin, na via Zoom, si Dr. Nan Menzoza, holistic medicine doctor. Hindi ko alam kung okay na ang audio niya. Dr. Menzoza, magandang umaga po sa inyo. Jake Madrasa po, on air na po tayo. Good morning po, Doc. Good morning. Malinaw po ba yung boses ko? Maliwanag po, Doc. Alam niyo, sabi ko nga, antindi ko ng warning ng PAGASA dito sa Metro Manila. 42 degrees tayo kahapon at ngayon baka mag 43 degrees pero matindi ito mga taga-Aparika Gayan, 44 hanggang 43 ang forecast ngayong araw na ito. Ngayon, ang gusto ko malaman sa inyo, anong dapat gawin ng taong bayan na baka sila ay ma-heat stroke o heat exhaustion? Ano bang pagkakaiba niyan? Kapag ganyan mainit ang panahon, ano nararamdaman ng mga tao? Okay. Natural po yan sa atin, no? Lalo na dito sa Pilipinas. Itong buwan na to, nagsisimula na. Ang dapat po natin talagang maintindihan, imbis na katakutan po itong heat stroke o heat extortion nito, no? Dapat po paghandaan natin. Ang heat stroke po, no? Ito po yung kondisyon ng katawan na sumusobra na yung init na hindi na mailabas. Kaya pwedeng mapinsala nito yung katawan natin, puso, utak, at ayun nga, pwedeng maging sanhi ng kamatayan. Ang heat extortion po naman, ito yung hindi lang paglabas problema ng katawan po ito, no, na hindi siya makapag-cool down. Linman po sa dalawa, dapat po mas naiintindihan natin. Kung tama sana po yung ating lifestyle, wala po tayong dapat katakutan dito. Kasi ang nakokompromise po dito is yung blood circulation. Kung tayo po ay tama yung lifestyle natin, na nag-i-ehersisyo tayo palagi, laging nasisikatan ng araw, tama yung mga kinakain natin, yung stress, yung tulog, yung pag-inom ng tubig, hindi po yan katatakutan. Dapat po ito maging aware tayo dito dun sa mga taong may mga kondisyon na sa katawan, no? May mga sakit na katulad ng diabetes, hypertension. Dapat ano po, yan ang dapat umiwas sa mainit na panahon. Dapat yung mga damit natin, hula, nasa well-ventilated place tayo. Pero ayun nga po, no, katunayan, yung mga makita naman natin, yung mga traffic enforcers, construction workers, hindi apektado dyan. Kasi nga po, magaganda yung blood circulation nila. At yung katawan nila, palaging na-exercise. So ayun po, bukod, imbis na katakutan natin, ihanda natin yung sarili natin. Ang sinasabi ninyo, adaptability, no, sabi nga natin. Pero yes, exactly. Kapag ikaw ay tama po bang solusyon na laging meron kang tubig na dala, pero kung diabetic ka naman o kaya ikaw ay high blood pressure, hypertension, mas maganda, huwag ka na lumabas ng bahay, manatili ka sa ventilated area. Tama ba yun? Yes po, opo. Opo. At ayun nga po, no, bilang isang holistic doctor, no, ang mga chronic diseases naman po ay gumagaling. Katulad ng diabetes na yan at saka hypertension. Kung malilinisan lang natin po sana yung katawan natin sa natural na paraan, may self-healing po yan. At tuloy-tuloy lang yung tamang lifestyle. At yun nga, yung maintenance po natin, ayan na po yun, yung tamang pag-aalaga sa katawan. Okay, pag meron po tayo yan, disiplina, makikita nyo, hindi nyo katatakutan yung heat stroke na yan. Baliwala po yan. Katunayan nga po ngayon eh, paalis ako eh, magbibilid ako sa kalsada, baliwala ho yan sa akin.
Pero doon po sa mga ika nga eh, merong hindi magandang lifestyle. Kapag pinagpapawisan sila kagad, sinasabi kasi kapag pinagpawisan ka, tapos masakit ang ulo mo, tapos ikaw ay medyo nahihilo o parang lito, yun na po ba mga senyales na ika nga? Yes, opo, yan po. Kasi ganito po yan, no? Pag na-dehydrate tayo, yan na po yung mangyayari sa katawan natin. No, mauubusan na ng fluid. Kaya po napaka-importante, ang iniinom to po natin tubig, may electrolyte. Mm-hmm. Para yung nutrition sa katawan, kailangan hindi natin ilalabas basta-basta. May retention po yung tubig sa katawan. Katunayan po, no, kami mga boutique doctor, nasigit namin tubig natin palagi ng asin. Yung rock salt po, ah, hindi yung artificial na asin. Dahil meron po itong electrolytes, mga essential nutrients, kailangan ng katawan natin. Kasi nakita naman natin nowadays, ang mga tubig, puro processed water na. Hindi katulad noon, mga bukal, mga tubig poso, punong-puno ng nutrition. Ngayon po, mga galing na lang sa mga lahat, mineral water, distilled, no? Wala na pong nutrition. So, para maibalik natin yung nutrition, lagyan po natin ng asin at hindi po dapat katakutan ng asin. Dahil yung katawan po natin, kawangis tayo ng mundo, kaya nga po yung mundo, yung tubig ng mundo maalat, ganun din yung katawan natin, yung luha mo, pawis mo, dugo mo, lahat maalat yan. Kasi po, katulad po tayo ng mundo, ganyang kagaling yung lumikha sa atin. Kaya, imbis na katakutan po yung asin, dapat kasama po yan sa buhay natin. Ilagay sa tubig, pero yung natural na asin, ha? Hindi po yung artificial na gawa ng tao. Alam nyo, sabi nga maganda yung sinasabi nyo, holistic dapat ang approach natin dito. Pero alam yes, nyo, opo. Tumbukin natin yung pinakapuno. O sa practicalidad naman, alam nyo, sa panahon na ito, may mga pasok ang mga bata. Ngayong umaga na ito, wala nang klase sa Iloilo, wala nang klase sa Bacolod. Nung mga nakaraang nagkaroon ng mga ganyang problema ng heat indexes, ay mayroong mga bata na pinauwi. No? Ay, alam nyo naman, mga bata ngayon, nasa loob ng classroom, hindi naman naka-aircon lahat. Ano po ang tingin nyo ang dapat isipin ng mga magulang at mga teachers kapag nasa classroom ang mga anak nila? Dapat po talaga well-ventilated ang ano. Kahit po na hindi na yung ano air-conditioned room Dapat well-ventilated, wag dapat talaga siksikan. Siguro naman, kahit po sino magulang, kahit ako, kung yung anak nyo ay sasabak nyo sa siksikan, magwo-worry din po kayo talaga. So sana po mag-adjust yung eskwelahan, yung gobyerno, para hindi naman talaga siksikan. Po, possible itong mangyari. Kasi yung suffocation, mawawalan po tayo ng hangin, tapos mainit pa. So, pwede po talaga mangyari yung ganito. Alam nyo, maganda yung sinabi ninyo. Dapat, sabi nga natin, we should live by it, itong matinding index nito. Pero mga, dapat, meron talagang pag-iingat. Sabi sa mga bata, dapat well-ventilated. Yung mga matatanda na may mga sakit, sabi nga natin, talagang tumabi muna. So, generally, sa bawat pamilya, anong advice ninyo sa panahon itong mataas ang buhayin po natin mamuhay po tayo ng natural. Kung paano po namuhay yung mga tao noong unang panahon, gawin po natin sa pinaka best way na kaya natin. Yung exercise, dapat po normal yan sa tao, hindi po nawawala. Hindi po exempted ang tao na hindi mag-exercise. Gradually, kailangan ngayon pa lang subukan na natin umpisahan. Dahil yan po yung tinatawag na natural maintenance ng katawan. Pag nawala yan, makukompromiso po natin ang kalusugan. Healthy po dapat ang kinakain at yung daily routine natin dapat po naaayon sa tama at natural na kalusugan. Huwag po natin katamaran kasi ang kalusugan po na yan, yan yung foundation. Yan yung puhunan natin sa buhay. Kapag malakas ka, wala kang sakit, marami kang magagawa. Pero kahit marami kang pera, hindi ka ililigtas niyan, hindi ka pag-exercise ng pera mo. So, wala po. Individual po tayo sa kalusugan. Magulang, ituro po natin, magsimula tayo kung paano yung tamang lifestyle para yun ang ituturo natin sa mga anak natin. Ang dami-daming ipapamana, dapat kalusugan, huwag sakit. Okay, alam nyo, huling advice na hihingin ko sa inyo ay doon sa mga teachers ngayon. Alam nyo, ang dami nagkaklase ngayon, kinumpirma na ng DepEd, yung mga sinuspending mga klase sa Iloilo, Bacolod at iba ba.
sa mga teachers, lalo na doon sa mga walang ventilasyon na lugar, anong advice niyo sa kanila at sa mga estudyante na nasa kasagsagan? Yun po, wag natin i-compromise kung talagang sobrang init. Ano ba naman yung mawalan ng klase or i-suspend niyo yung klase? Kung hindi natin kayang gawan ng paraan yung ventilation, saan pa tayo pupunta pagka nangyari na? Huwag natin ang paraan bago natin i-push yung klase. Kasi hindi rin naman makakapag-klase ang ano eh. Ang kahit ang teacher at mga bata kung walang tamang ventilasyon. At talaga pong pwedeng mauwi sa heat stroke kahit alam bata. Napakaganda ng advice niyo. Itong student safety ay dapat primero. Ito ay dapat talagang pag-isipan ng gusto. Yes, no? So, yung COVID nga, di ba? Pinat natin lahat. So dapat ayusin po muna natin yung mga facilities bago ma-compromise yung mga bata. Okay, huling advice na lang, Dr. Mendoza, sa ating mga babayan din sa umiiral na heat index para sa mga pamilya. Nasa inyo po ang panawagan, sir. Okay, ayun po, no? Nananawagan po ako sa lahat na huwag po natin ipagdamot sa ating sarili at sa ating pamilya yung kalusugan kasi hindi po nabibili yan. Kailangan lang po natin mag-effort. Wala pong instant pagdating sa kalusugan. Dapat po paghirapan. Kapag po tayo namuhay ng tama, wala po tayong iniintinding kung anong mangyayaring sakit sa katawan natin. Kapag mali po yung lifestyle natin, huwag tayong magtaka kung bakit tayo nagkakasakit. Kapag tama yung lifestyle natin, imposible o anlayo mo sa sakit. Ganun lang po kasimple yung kalusugan. Huwag po natin pahirapan at huwag natin gawing complicated. Okay, maraming salamat po, Dr. Nan Mendoza, Holistic Medicine Doctor na kausap natin. Salamat Sige po na marami sa ulitin po. Thank you. Sige po, anytime po. Oh well, mga babae, napakatindi po ng mga advice nitong si Mr. si Dr. Mendoza. At habang kami po yung nag-uusap, ito pong DepEd ay kinumpirma na ho na ika nga ay sinuspindi na ang mga face-to-face classes sa Iloilo City. Ang impormasyon ay galing po kay Deputy Spokesperson Francis Bringas. At ganun din, LGU ng Isabela hanggang April 2, suspendido ang mga face-to-face classes dahil do po sa expected na high index heat. Ang Tantangan, South Cotabato, suspendido na ang lahat ng klase. Pero sa Bacolod City, yun daw ang face-to-face ay kinansila na. Ganun din sa EB Magalona, mga kababayan at sa mga iba pa, mga kababayan. Sabi ko ng DepEd, ang mga eskwelahan ay dapat mag-desisyon at dapat pangunahin ang safety ng mga estudyante. Sige po, magbe-break lang kami mga kababayan. Magbabalik po ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan! Isahan! Radyo Pilipino! Kabahagi mo! Radyo Pilipino! Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air! On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online! Online! Ano mang uri ng pamumuhay, kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo! Kabahagi mo! Radyo Pilipino! Radyo Pilipino! Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Madrazo sa Radyo Pilipino. Isahan! One-on-one! One-on-one! Maraming salamat mga kababayan kay Doc Mendoza, mga kababayan, sa ating patuloy na pagbabantay po ng mga balita ngayong araw na ito. At syempre, mga kababayan, kanina-kanin lamang mga 10 o'clock ay nagkaroon naman ng lindol uli dyan po sa bandang Quezon, magnitude 4.0. Ha? Ito po nabalitaan natin mga kababayan, may bagong lindol. Bukod kanina ay may lindol dyan po sa may bandang Surigao del Sur. Nakapagtala naman mga kababayan ng lindol din diyan sa may Quezon Bukidnon pala ito. Sa Quezon Bukidnon, bayan po ng Quezon Bukidnon, magnitude 4.2 na lindol kanina pong 10:12 in the morning. Intensity 3 sa Quezon, San Fernando at Valencia City sa Bukidnon. At syempre mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-text sa atin mga kababayan. At ika nga, Happy Easter po sa inyo. Salamat po kay Dr. Nan Mendoza, Holistic Medicine Doctor. Ganun din sa ating mga kabaging correspondents na Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan, si Lordy Navarro ng DZY Mindoro, Jade Ahero, DXSP 1FM Surigao, sa ating texter, si Rodolfo Mascarinas ng Lucena City, si Nestor Cagitla
ng Maynila, ganun din kay Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Mababayan. Salamat po sa inyo. At sa ngalan po ng broadcast team at management ng Radyo Pilipino Media Group, si Miss Cathy G, si Mel, si Anna, at ating mga galing na technical people. Ako po si Jake Madrasa, nagsasabing harapin natin ang bukas sa may panampalataya sa Diyos na punong-puno ng pagmamahal, paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at lubos na pag-asa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Inyong natunghayan ang isaha kasama si Jake Madrazo hanggang sa muli dito lang sa Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, Kabahagi Mo, Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupa, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolo, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santo, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, on air, and online, online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, Kabahagi Mo, Kabahagi Mo, Radyo Pilipino.